Hi guys, welcome to M&M Adventures channel. Today po is Tuesday at what time is it now? It's 6:26 in the evening. So ngayon nagpe-prepare lang po ako na mag-walking for 30 minutes kasi po 1 degrees lang kanina. So hindi ko na check kung ano ang temperature. 1 degrees nga outside. So hopefully hindi pa rin siya malamig. So maglalakad lang muna ako ng mga 30 minutes. Kaya ayan, samahan niyo po ako. Tingnan natin kung may mga tao pa ulit sa labas. Dito po sa Canada, lagi po akong namamaraan na maglakad or i-enjoy lang yung nature kung ano ang meron dito. Malamig man or mainit or summer or autumn. So ako lagi lang ako nag-i-explore daily kung merong time. Kaya kayo din kahit saan kayong bansa, try niyong i-enjoy din yung kapaligiran at saka kung ano yung surrounding kasi God have given us an opportunity to be in this location or wherever we are to enjoy and to enjoy the things that we have. Ayun lang po. Maikli pong sharing about life. Bukas naman ulit kung makapag-video ako. Kaya tara na! Samahan niyo po ako sa paglalakad ngayong gabi. Natunaw na yung snow. Ayan, kita niya sa gilid. Tunaw na siya. Kaya clear ni yung path sa paglalakad sa gabi. Tapos ayan naman sa kapaligiran. Ang experience ko pala dito sa Canada is pinopromote nila talaga yung work, life, and balance. So, kagaya ko, I start my day at 5:30. Tapos, kakain ng breakfast. Then, I'll do some reading. And then, go to work. Tapos, natatapos na yung work ko ng 3:30. Kasi, nag-request ako sa boss ko na hindi na ako mag-break dahil sa office lang naman ako at saka wala namang pupuntahan. So, warehouse kasi yung opisina namin. Kaya, ayun, 3:30, sinusundo na ako ni Miles. So, after that, dati, 14 months ago, meron akong online school from 9:30 to 10 o'clock or minsan 11. So, January 27 this year, 2023, natapos na yung school ko. So, kaya ngayon, this is the second week na wala akong school, ini-enjoy ko muna bago ako mag-start naman ng panibagong task or focus or goals and dreams na gusto naming ma-achieve ng mag-asawa. So, ayun, kunting share lang po sa life dito. Isingit-singit ko lang po yan sa mga video ko kung ano yung mga experiences at naranasan ko dito ng paglipat ko or pag-migrate dito sa Canada. Uwian na ng mga nagtatrabaho or may mga dumadaan na sasakyan pero wala. Tatlong mga estudyante lang yung nakita ko naglalakad sa daan so far. Dito po ako ngayon sa Deer Valley Park. Walking trail ito ng mga mostly mga senior. Kasi doon sa pupuntahan ko ngayon may seniors home. So ito yung kanilang walkway. Tapos dito rin ang ibang nagtatrabaho doon sa may malapit na mall sa amin.
Dito rin sila dumadaan. So ayan, medyo madilim na, kaya mga halfway lang yung lalakarin ko kasi wala akong kasama eh. Mahirap na. Hindi natin alam ang panahon. At gabi na. Pero magandang maglakad at walang snow. May mga bahay din. Ayan, naririnig niyo yung tahol ng aso. Ayan, ayan yung mga may ilaw na building. Ayan yung mga senior home residential. Hindi niya ako makita. Para akong mumuho. At madilim. Ayan. So, tinatry kong mag-exercise everyday. Mga 30 minutes to 1 hour walking. Bawi sa mahigit isang taon na walang exercise. Walang walking exercise. Ayan. Malapit na tayo sa may liwanag. Makakita na po kayo ng liwanag ngayon. Medyo madulas lang yung dinadaanan ko. Ayan po. Kita niyo na pala ako. Ay. Salamat sa inyo at may kasama ako habang naglalakad. Akyat po tayo dito. Yan, madaming snow. Yan, nakikita ninyo na yan. Bundok na yan, snow yan. Matutunaw yan at magiging putik. Tapos ayan, may mga ilaw, mayroong strip mall dito. So ito yung dadaanan natin. Para matur ko naman kayo konti. Mukhang magsasarado na ang mga mall. Itong nakikita ninyo sa labas, binibenta ito ng mga ice melter. Ayan, bundok pa rin yan ng snow pag matunaw yan. Maraming tubig. Tapos ito, yung shopping cart, iniwan na lang ng mga tao dito sa labas. Hindi na ibinalik sa grocery shopping store. Siguro tinamad na at malamig. Lakad po tayo unti bago tapusin ang paglalakbay. Maganda kasi yung kulay ng langit ngayong gabi. Nag-winter boots lang ako kasi hindi mo alam sa pag naglalakad ka, merong mga area na merong ice. Ayan. Check natin kung may dumaan ulit na eroplano ngayong gabi. Nakabalik na ako sa paglalakad, naka 30 minutes din. Goal ko kasi this year na in a year, bumaba ako ng 10 kilo para hindi na nakakahingal maglakad at maisuot ko rin yung mga damit ko na mga nakastock dito 2015 pa. Sayang din kasi. Kaya maayos pa sila para hindi na bumili. Kagaya nitong suot ko na inner. Ito.
2015 pa to, ginamit ko to nung pumunta kami ng Georgia ng kapatid ko at saka ng kaibigan ko. So ayun, pinang-inner ko siya kasi sobrang lamig. Tapos pag malamig sa labas, gaganyanin ko na may pantakip na ako sa mukha ko. Ngayon, tapos na tayong maglakad. Mag-prepare lang ako at kailangan ko maglinis dito sa kusina. Kaya bukas ulit, samahan niyo pa ako sa paglalakad at samahan niyo ako sa journey ko na losing 10 kilos this year. Oh my G, I can do this. Sa susunod, pag okay na ako sa walking, mag-try kong gamitin yung aming rowing machine. Mas madali yon para pagpawisan. Sobrang dry yung skin ko dito, kaya hindi ako pinagpapawisan dahil sobrang pag winter talaga ang ano, super dry. Yung hair ko, ang hair ko dito, yan, mahaba na. So, huling ginupitan yung hair ko nung May pa last year. Hinihintay ko pa yung May kasi madaling i-manage ang hair pag winter nang mahaba. Tali mo lang, okay na. Yun, salamat sa inyo, salamat sa pakikinig sa aking mga kwento at salamat sa pagsama ninyo sa aking paglalakad. God bless everybody, ingat lagi at laging tandaan yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. It makes us happy and it makes us smile na hindi naman tayo nakakatapak ng ating mga kapwa. Igawin natin kasi life is too short na i-waste lang natin sa mga bagay na hindi naman nag-a-add value sa life natin. God bless everyone! And shout out to Dreamers Connect and Romblon Vloggers at saka sa lahat po ng aming subscriber. Thank you sa walang sawang pagsama sa amin since na nag-start po ako ng YouTube channel. God bless everybody! Good night and good morning! Bye! Yan pala yung aking nalakad ngayong araw na to. Konti lang. Ayan po, magkikilo tayo kung ilan per pounds. Natumpo pa yung camera. Para tingnan natin after 1 year kung ano yung progress ko. Iyan, yan ang sabi. 162.6 pound. Wow. Ayan, kinonvert ko sa kilos. Almost 74 kilos na pala ako, my G. What's happening? Kulang sa exercise. Ayan mo lang. Ipababa natin yan ng 10 kilos. So, 64 kilos in a year. Reasonable at ano naman na yan na goal. Thank you guys for watching the video today. Hope you enjoy it. You had fun and you've learned something new or I added value to your life today. And for more videos, please don't forget to click like and subscribe. And see you on our next video again. God bless everybody. Bye.